So magandang araw ka muna sa video na ito. Lipat naman tayo sa free agency, kabola, kasi may mga interesting naman tayong pag-uusapan po dito, kabola, na talaga namang papaisip ka. At talaga namang marami po ang pinag-iisip ngayon ng mga PBA fans. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription na button. So let's start po with the keys of Macpelo. So po si Sir Snow Padua, may nilabas po ng bagong social media po. Sabi niya dito, Macpelo is on a sabbatical leave. Meralco gives him the space he needs. Guy will just soul search hoping to find his game back. His confidence as a player is an all-time low. Let us see where his fate brings him after his contract expires. He is a free agent next year. So yun po yung sabi dito. Sana po po ni Sir Snow Padua Cabola. So, ano nga bang nangyari dito kay Macpelo? Yan yung isang napakalaking tanong. If you do not remember, Gabol, he was part of the 2016 Gilas Draft, full pack Gilas Draft, yung 12-player na Gilas Draft, part po siya nun. And according to the rumblings during that draft, he was the number one pick. Kaya napunta siya dun sa Blackwater eh. Kasi hindi talaga na-announce kung ano nangyari po sa usapan dun sa Gilas Draft na yun. Pero ang rumblings noon, siya yung number one pick. He was number one taken over the guys like Machuray, Gio Halalon, Roger Pugoy. He was the number one pick. People there, the people at the governor's board thought that he was the best player in that draft, Cabola. And actually, even the analysts outside, even the fans, they actually have him. Most of them have him as number one. I think, if hindi ako nagkakamali, Machuray yun talagang medyo maingay din na pangalan, and then Kevin Ferrer. Silang tatlo nun. Yung tatlong pinakamaingay na pangalan noong Gilas draft na ito, Cabola. Kaya naman, nakakapagtaka na saan nangyari sa kanyang karera. Sa Blackwater kasi talaga hindi rin naman talaga siya masabing nakapagpakita, kumbaga na hindi niya na-prove that he's a future superstar dun sa time niya po with Blackwater Elite. Kaya naman understandable yung mga nangyari nun, Cabola, di ba? Hindi siya nawala ng minuto until he was traded to Meralco Bolts. Actually, in his very first tournament with Meralco Bolts, ayos pa naman. He was given 22.5 minutes and he averaged 10.1 points, 5.2 rebounds, 1.2 assists per game, 0.6 steals, 0.6 block per game. Those are fine numbers sa paningin natin, Cabola. Pero after that, the next tournament, suddenly, bumagsak sa 4.8 minutes. And then, hindi niya nabawi, Cabola. In this current season, he only played in 9 games. Diba? 9 games, yun, a total of 35 minutes. Diba? Kaya hindi nakapagtaka. Talaga na magsasabatical siya. Kaya yun yung sabatical, Cabola. Actually, ang talagang layman's term yan is medyo matagalan. Hindi mo alam kung kailan babalik. Para ganun. Pero ang reality nga is, itong si Macpelo is about to be an unrestricted free agent. With an unrestricted free agent, Cabola, he will now have the right to choose his own team. Pero yun nga, ano kaya nangyari? What happened? Kung bakit biglang sumagapak itong laruan po ng isang Macpelo. Pero at the very least, he can now try to redeem himself pag nakuha niya yung confidence niya through this sabbatical and then find a new team. Maybe he can still capture something and remind the entire PBA universe that he's still entering his prime, 29 pa rin ito, Cabola. And maybe, pwede pa niyang ma-recover pa yung kanyang career. Pero, other than Macpelo, ang isang papag-usapan talaga natin dito is Glenn Cabuntin, which is similar case lang naman kay Macpelo. He will soon become an unrestricted free agent. And pag-usapan na natin is that who are the top 3 teams that should try to target team outside of TNT, Cabola? Again, Glenn Cabuntin played a lot of his years, early years with Terra Firma, Cabola. Dun talaga siya na-develop. And now he is with TNT. And actually sa TNT, dun naman niya talaga na pinakita unti-unti that he is now a legit player dito po sa PBA, Cabola. Currently, in this season, he's averaging 6.9 points, 40% shooting from the field, 31% from beyond the arc, 4.9 rebounds, Cabola. So, Glenn Cabuntin, a forward, good body size, physical versatile. So, number 3 sa listahan ko will be Phoenix Super LPG. Kasi nga, hindi siya masyado accurate in terms of his 3-point shooting. So, going to a team that is very wild, very crazy about 3-point shooting like Phoenix will fit him well. Other than that, of course, Phoenix is also the type of modern team that will be a good fit dito sa versatility, dito po sa size ng isang Glenn Cabuntin. And the next one will be Northport Batang Pier. Almost same story with Phoenix, Cabola. Pero more of
Gusto ko lang emphasis dito talaga kung gano'n rin ka-exciting itong in a way natitira or naiwan na core with North Park. I'm really interested sana to see Arvin Tolentino and Will Navarro play with each other kasi very complementary silang dalawa ka bola din. Dagdagan mo isang Glenn Comuntin, he will become the physical one out of the trio and I think that will be a very interesting trio to look upon ka bola. Pero ang numero uno pa rin natin, San Miguel Beerman, which hindi pa rin naman nagbabago po yung kwento nito. San Miguel Beerman, again, they are the team with the most in need po of a forward and of course Comuntin is a forward. Ang magiging problema lang dyan, he is not that of a shooter, so in terms of shooting hindi masyado siyang makakapag-provide kabalo, pero overall even without that shooting still a forward and of course meron pa rin naman talaga siya na ipapasok to try, so yung versatility niya and then the fact that he can impact the game without much of need of the ball kabola will be a big help sa San Miguel Beerman. Kung makabalo sa paligid mo, sino mga dapat tumarget kay Bundin, comment na po sa baba.